pinakamayamang hari sa buong mundo. Sino-sino kaya ang pinakamayamang hari sa buong mundo at gaano sila kayaman? Yan ang aalamin natin sa video na ito. Kaya, simulan na natin. Vajiralongkorn, Hari ng Thailand. Si Vajiralongkorn ay kasalukuyang hari ng Thailand at namamahala sa bansa mula noong 2016. Siya ay may net worth na $30 billion. Bago naging hari, siya ay nakoronahan bilang prinsipe matapos na pumanaw ang kanyang ama. Si Vajiralongkorn ay kilala na isang praktikal na hari. Nagmamay-ari ito ng halos 200 mga kumpanya, kabilang ang mga hotel, imprastruktura ng enerhiya, at sari-saring pamumuhunan. Ang kanyang kayamanan ay nagmula sa kayamanan na tinipon ng kanyang pamilya sa Thailand. Si Vajiralongkorn ay ikinasal sa kanyang pangatlong asawa at mayroon silang isang anak na babae. Hassanal Bolkiah, Sultan ng Brunei. Si Hassanal Bolkiah ay ang ganap na Sultan ng Brunei. Siya ay isang miyembro ng House of Bolkiah na namuno sa Brunei mula pa noong 1400s. Siya ay isa sa pinakamayamang tao sa buong mundo. Kumikita siya ng bilyon-bilyon mula sa langis at gas. Nagmamay-ari siya ng mga kumpanya sa larangan ng pagbabangko, konstruksyon at bagunlad, langis at gas, pagpapaunlad ng real estate at mga hotel. Mayroon din itong malawak na koleksyon ng sining. Ang pansariling yaman ng sultan ay tinatayang humigit kumulang na 10 bilyong dolyar. Gayunpaman, iniulat noong 2015 na ang kanyang net worth ay nasa $20 billion. Si Hassanal Bolkiah ay kinasal sa 2 kababaihan at nagkaroon ng maraming anak. Salman bin Abdulaziz Al Saud, Hari ng Saudi Arabia. Si Salman bin Abdulaziz Al Saud ay ang hari ng Saudi Arabia. Siya ay may net worth na $18 billion. Siya ang bunsong anak ni Haring Abdulaziz Al Saud na siyang nagtatag ng Saudi Arabia noong 1932. At ang kanyang pangatlong asawa na si Hasa bin Ahmad Al Sudairi na siyang makapangyarihang angkan ng Al Sudairi. Regular ding kinatawa ni Salman ang kanyang ama sa mga panrehiyong komperensya at pagbisita sa estado bago umakyat sa trono noong 2015. Naipon ni Salman ang malaking kayamanan sa pamamagitan ng kanyang posisyon bilang hari ng Saudi Arabia. Nagmamay-ari siya ng real estate sa buong mundo kasama ang 500 milyong luxury yacht. Nagmamay-ari din ito ng higit sa 60% ng Saudi Aramco, isang kumpanya ng langis na pagmamay-ari ng estado. Khalifa bin Zayed Al Nahyan, Pangulo ng United Arab Emirates, Emir ng Abu Dhabi. Si Khalifa bin Zayed Al Nahyan ay ang Pangulo ng United Arab Emirates. Siya rin ay Emir ng Abu Dhabi mula 2004 hanggang 2014. Siya ay miyembro ng Nahyan family ng Abu Dhabi. Ang kanyang net worth na $15 billion bilang pangulo ay nagmula sa kanyang ama na pinuno ng Abu Dhabi nang higit sa 50 taon bago siya naging isang emir. Siya ay may mga assets gaya ng langis, gas at pamumuhunan, kabilang ang mga serbisyo sa real estate at pampinansyal. Ang isa sa pinakamalawak na pag-aari nito ay ang kumpanya ng pamumuhunan, ang Abar Investments PJS. Hans Adam II, Prince of Liechtenstein. Mayroong pagtatalo tungkol sa net worth ni Prince Hans Adam II. Iniuulat ng Forbes na ang kanyang net worth ay $5 billion noong 2011. Habang ang ibang mga site ay nakapagsabi na ang kanyang net worth ay malapit sa $3.5 billion. Si Prince Hans Adam II ay ang pinuno ng estado ng Liechtenstein at ang ruler ng princely family ng Liechtenstein. Minana niya ang trono sa kanyang ama nang namatay ito noong 1986. Bilang pinuno ng Liechtenstein, siya ang legal na tagapag-alaga ng bawat bata sa edad na 18. Si Prince Hans Adam II ay ikinasal kay Princess Marie Aglae. Ang mag-asawa ay mayroong 4 na anak. Mohammed VI, Hari ng Morocco.
Si Mohammed VI ay kasalukuyang hari ng Morocco. Ipinanganak siya noong 1957 at tumalili sa trono noong 1999. Siya rin ang nagtatag ng Justice and Development Party, isang partidong nakasandal sa Islam na lumakas ang kapangyarihan noong 2011. Kamakailan ay nagsimula si Mohammed VI sa isang plano na kilala bilang Casablanca Valley upang bumuo ng isang bagong lungsod na mayroong international airport, isang Formula 1 circuit, mga venue ng palakasan at mga hotel at iba pa. Ang kanyang net worth ay tinatayang nasa $5.7 billion ayon sa Forbes noong 2015 at ayon naman sa Business Insider, siya ay mayroong $2.1 billion na net worth. Mohammed bin Rashid Al Maktoum, punong ministro ng United Arab Emirates, Emir Sheikh ng Dubai. Ang ikapito sa pinakamayamang lalaking Arabo ay si Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum. Siya ay tinuturing na puwersa sa likod ng Dubai at may malawak na interes sa negosyo sa gitnang silangan, Europa at Hilagang Amerika. Mayroon siyang personal na kayamanan na nagkakahalaga ng $4 billion. Siya ay naging shareholder sa maraming kumpanya kabilang ang Dubai World na nagkakahalaga ng $4 billion, DP World na nagkakahalaga ng $2 billion, Danube Flotilla na nagkakahalaga ng $2 billion at iba pa. Nagmamay-ari din siya ng iba't ibang mga hotel sa buong mundo tulad ng Burj Al Arab. Marahil siya ang pinakamahusay na kilala sa kanyang tungkulin bilang isang matagumpay na negosyante sa sektor ng pananalapi mula pa noong pagsimula ng kanyang paghahari sa pamilihan ng pananalapi sa Dubai noong 1971. Henry ng Luxembourg, Grand Duke ng Luxembourg. Si Henry ay Grand Duke ng Luxembourg. Ang Grand Duchy ng Luxembourg ay isang maliit na bansa sa Europa. Ang iba pang mga pangunahing pang-ekonomiyang aktibidad ng Duchy ay tungkol sa paggawa ng bakal, kemikal at electronics. Ang kayamanan ng Grand Duke ay nabuo ng bahagya ng mga pag-aari ng kanyang pamilya sa ArcelorMittal na isang pinakamalaking kumpanya ng bakal sa buong mundo, pati na rin sa SBM Offshore na isang service provider ng langis at gas at Banque Internationale. Ang kanyang personal na kayamanan ay nagkakahalaga ng $4 billion na siyang isa sa pinakamayamang tao sa Europa. Tamim bin Hamad Al Thani, Emir ng Qatar. Si Tamim bin Hamad Al Thani ay Emir ng Qatar. Sinundan niya ang kanyang ama na isa ring dating Emir mula noong 1995 hanggang 2013. Ang net worth ni Tamim ay tinatayang na sa pagitan ng $1.2 billion at $2.1 billion na itinuturin siyang isa sa pinakamayamang tao sa gitnang silangan. Ang yaman nito ay tinatayang nagmula sa malawak na reserbang langis at natural gas ng Qatar. Hindi bababa sa $120 billion sa net foreign assets at paglago ng ekonomiya ng bansa mula pa noong kalagitnaan ng 2000.